Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ang Group 1. At nandito po kami upang discuss sa inyong harapan ang leksyon tungkol sa interaction ng supply at demand. Pamilihan, Kibasa Boys. Ito ay isang mekanismo kung saan ang mamimili at nagbebenta ay nagkakaroon ng transaksyon upang magkaroon ng bentahan. Oh, maraming salamat. Sino makapagbibigay na example sa pamilihan? Genex. Tindahan. Desha. Mga example, gaya ng sinabi ni Genex, ang tindahan, ang tendera at ang mamimili ay nagkasundo sa presyo ay nagkaroon ng transaksyon sa pamamagitan ng pagpagpalitan ng produkto mula sa salapi ng mamimili. Okay, maraming salamat sa iyo, Desa. So, bigyan natin siya ng tatlong bagsak. Dito naman tayo sa pwersa ng pamilihan. Girls, pakibasa. Pwersa ng pamilihan. Tumutukoy sa ugnayan ng supply at demand na nag-uugnayan ang mamimili at maaikalakas sa pamamagitan ng pagtatakda ng presyo. Kawa sa person ng pamilihan ay si Shuti. Bibili siya ng jersey sa tindahan, ngunit mahal ang presyo kaya tumawad siya sa tindera, nababaan ang presyo upang maka-afford siya at hindi malugi ang tindera. Kung ngayon, nadako naman tayo sa batas ng supply at demand. Kakulangan o shortage? Pakibasa, Jetly. Hindi sapat ang supply upang tugunan ang demand. Oh, maraming salamat. Sino pwede makapagkalimbawa sa shortage? At halimbawa ng kakulangan sa shortage. Naipipilapit ang kailangan ng mga mag-aral sa paraang inventarya ng San Roque. Ngunit, 30 lamang ang natitirang supply ng raw school supplies. Maraming salamat, Pantaya. So ngayon naman, bigyan natin siya ng 3 bagsak. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kakulangan o shortage. Bakit shortage ang nabigay na halimbawa ni Pantaya? Kasi kailangan ng 50 lapis ang mag-aaral sa elementarya ng San Roque. Ngunit 30 na lang ang natitirang supply. So yun po ang shortage. Kulang ng 20 supply ng lapis, kaya shortage. Pangalawa, kalamisan o surplus. Sino makakabasa? Si Marino. Mas malaki ang supply sa demand. Halimbawa sa kalabisan or surplus. Napanis lamang ang mga nilulutong ulam ni Aling Nere dahil sa suspension ng klase kanilang umaga. Kaya kalabisan ang example ni Minel. Dahil hindi naubos ang nilutong ulam ni Aling Nere dahil suspension ng kanilang klase. Marami pa ulam na nagtira kaya siya ay kalabasan. Dito naman tayo sa equilibrio o equilibrium. Sino pwede makabasa? Robert? Sapat ang dami ng supply sa sino naman ang pwede makapagbibigay na example sa equilibrio? Charity? 100 kilo supply na sibuyas sa Gapan City Public Market at 100 kilo rin ang demand para ito. Bakit nga ba ito ang naging halimbawa ng equilibrio? Magkano nga ba ang supply ng sibuyas sa Gapan City Public Market, Jonas? 100 kilo. At magkano naman ang demand para... Arjun? 100 kilo. So, maraming salamat, Arjun. So, ipinapakita sa mga binigay na halimbawa na sapat ang supply sa dami ng demand. Ipinapakita na ito ay equilibrio o equilibrium. Magandang umaga po sa inyo lahat. Narito ang pangalawang pangkat para sa aming pag-deliver. Equilibrio presyo. Pakibasa. Equilibrio presyo. Ang tawag sa pinakasundo ang presyo ng consumer and producer. At mayroon namin naman ang tawag sa pagkasundo ang bilang ng mga produkto o servisyo. Equilibrio presyo daw ay tinatawag na pinagkasundo ang presyo. Halimbawa, ang presyo ay 50. Ngayon, ang nagtumawad ka ng 20, ginawa mong 30, yun yung tawag sa pinagkasundo ang presyo ng consumer at producer. Nasa naman sa parehong dami, yun yung kunyari, yung 50 pesos na yun, mali siyang bilang ng produkto na 5 produkto sabay Binawasan lang isa, naging 4 na produkto. Yun yung pinagkasundo ang bilang ng mga produkto o servisyo. Yun yung tatawag na parehong dami. Sino bang makakapagbigay ng ilang halimbawa, Carl? Halimbawa, 1 dosen ng rosas ang supply ng rosas para sa karawan
naman ang kanyang ina at isang dosena din ang kanyang nabili. Bakit nga ba isang halimbawa ng ekwilibriyong dami ang binigay na halimbawa ni Carl? Ilang dosena nga ba ng rosas ang kailangan para sa kaarawan ng kanyang ina? Isang dosena ng rosas! Tama kayo! Ilang dosena naman ang nabili niya rosas? Isang dosena ng rosas! Tama pa rin kayo! At dito naman tayo sa Marcus Kent para sa Kendi. Masahin niyo itong lady. Sa pensyong natin ng piso, ang quantity ng tayo at quantity ng handel ay pantay. QD equals to QS. Ang quantity supply niya ay ang 3. Tapos ang kanya ipinagbili yung dami ay 30. Pantay sila dahil ang quantity demanded are 20 at ang quantity supply din niya ay 30. Kaya quantity demanded is equals to quantity supply. Kaya ang formula ng market sked para sa candy ay dami ng demand equals dami ng supply. Masahin mo ang sasya. Ito ang punto ng equilibrio sa pamilihan kung saan ang quantity demanded at quantity supply ay pantay. Ipinapakita dito na ang quantity supply ay ang 3 at ang quantity demanded ay ang 30 kaya siya ay ang demand at supply function. Ang kompyutasyon sa baba ay nagpapakita ng kung paano makuha ang equilibrium presyo at quantity. Ito ang formula ng quantity demanded. Quantity demanded is equal to 60 minus 10p. Ang formula naman ng quantity supply ay 0 plus 10p. Quantity supply is equal to quantity demanded. Quantity supply, ito. Quantity demanded, ito. 0 plus 10p is equal to 60 minus 10p. Transpose ang 10p. Magiging positive at ang 0 ay magiging negative. 10p plus 10p is equal to 20p. 60 minus 0 is equal to 60 divided by 20. Cancel 20. 60 divided by 20 is equal to 3. Equilibrium presyo ay 3. Ito ang equilibrium presyo. Quantity demanded is equal to 60 minus 10p. 60 minus 10 or ang presyo na 3. Kaya 10 times 3 is equal to 30. Negative, positive, negative 30. 60 minus 30 is equal to 30. Quantity supplied is equal to 0 plus 10p or 0 plus 10 times 3. 10 times 3 is equal to 30. 0 plus 30 is equal to 30. 30 ay ang equilibrium dami. Mission accomplished!